alam ko na naghahanap ka ngayon ng pagkakakitaan. Malamang isa kang OFW o empleyado na nawala ng trabaho dala ng panahong ito. Pero bago ang lahat, alam niyo ba na simula nung tumama ang pandemya sa ating bansa, ay marami talagang negosyong naapektuhan, lalugi at nagsara na nagresulta sa pagkawala ng trabaho sa marami sa ating mga kababayan. Ngunit, merong mga negosyo na malakas kahit sa gitna ng panahon ng pandemya, gaya ng mga health and wellness na dahil sa kalusugan ay dinagsa ng ating mga kababayan. At pagkain din na bumubusog sa ating katawan. At sa gitna ng limitasyon sa paglabas ay nandiyan ang iba't ibang delivery service na naghahatid sa atin ng mga online orders. Sila yung mga halimbawa ng mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya, pero alam nyo ba na ang delivery service lang ang nanginibabaw sa lahat ng to? Sa kahit anong sitwasyon, palaging in demand talaga ang negosyong ito. Mapapagkain, gadgets, rubber shoes, damit o mahalagang bagay o dokumento o kahit ano pa yan. O gusto mong matanggap o maipadala ka agad sa anumang oras o panahon, talagang delivery service ang kailangan. Sa bawat pag-ikot ng mga motor ng delivery service na makikita mo sa iba't ibang lugar ay katumbas din ang pag-ikot ng ekonomiya sa ating bansa. Ang delivery service ang isa sa mga buhay ng ekonomiya. Mula noon hanggang ngayon, pagkakataong kumita dito ay palaki ng palaki dahil sa demand sa serbisyong hatid nito. Alam nyo ba na ang operator ng delivery service ay kumikita ng 20% sa bawat delivery ng driver nito? For example, meron kang sariling delivery service na negosyo. Kung nag-a-average ang rider mo ng 500 pesos per delivery transaction, aba, may 20% na kita mo doon ay 100 pesos. At kung nakaka-10 delivery ang rider mo sa isang araw, meron kang kita ng 1,000 pesos bilang operator. Ngayon, kung meron ka namang 100 riders, ang kita mo sa isang araw bilang operator ay nasa 100,000 pesos. Ganun kalaki ang kita bilang isang operator. Paano nga ba maging isang operator at magkaroon ng sariling delivery service na negosyo? Hindi biro ang magtayo ng isang delivery service na negosyo. Unang-una, kailangan mo ng malaking kapital na mahigit 30 million para iset up ang opisina at maghanap ng mga empleyado para sa operations nito. Pangalawa, kailangan mo ng isang IT company na gagawa ng software at operating systems nito na nagkakahalaga ng mahigit 50 million para i-set up at i-maintain taon-taon. Pangatlo, kailangan mo kumuha ng iba't ibang permit para sa pag-operate ng negosyong ito. At pang-apat, kailangan mo pang mag-set up ng iba't ibang opisina para sa mga iba't ibang lugar na mag-ooperate at kumuha ng mga permits para dito. Mukhang mahirap maging operator ng isang delivery service na negosyo dahil sa dami ng kailangan, lalo na sa kapital. Pero ngayon, posible na. Worry no more dahil nandito na ang isang delivery service company na pwede kang maging online franchise operator. TokTok, ang pinakabagong delivery service at ang kauna-unahang online franchise operator delivery service company ay kakatok na sa mga pintuan nyo. Bilang isang TokTok online franchise operator, magkakaroon ka ng mga benefits na may enjoy mo. Pwede kang tumanggap ng mga rider applicants under you with up to 100 riders per operator. Magkakaroon ka ng TokTok delivery service link to monitor your riders and transactions na kahit cellphone lang, pwede na! Kumita ng 7% sa lahat ng delivery transactions ng mga riders mo. At pwede ka rin magkaroon ng pagkakataong kumita ng hanggang 30 to 60,000 pesos. Kada buwan yan, take note, at nasa bahay ka lang. At pwede ka na rin maging online franchise operator anywhere in the Philippines nang hindi mo na kinakailangan mag-setup ng kanya-kanyang opisina sa iba't ibang lugar. Nasa bahay ka lang, pwede na! Magkano naman ang kapital na kailangan para maging isang TokTok online franchise operator? Unlike sa mga traditional delivery service, dito sa TokTok, ang pangarap mong maging isang delivery service operator ay posible na. Hindi mo kailangan maghanap ng malaking opisina. Hindi mo kailangan maghanap ng mga empleyado. Hindi mo rin kailangan gumastos para sa IT system at software. Basta may cellphone at internet ka, pwede na! And the best part, hindi mo kailangan ng malaking kapital, hindi mo kailangan ng 30 million, 20 million, 5 million, or kahit 500,000 pesos. Pero what if, sa halagang 288,000, pwede ka na mag-operate ng sarili mong TokTok online delivery service. Mas okay, di ba? Huwag ka muna mag-celebrate dahil naiintindihan ni TokTok ang pinagdadaanan ng karamihan sa ating mga kababayan sa panahong ito. Kaya from 288,000, ginawa na lang nilang 58,888 ang kapital.
para maging isang TokTok online franchise operator. Kaya, operate na agad! Dalawa ang paraan para kumita dito bilang TokTok online franchise operator. Una, magkaroon ka ng personal delivery link na pwede mong i-post at i-share. At kapag meron kang kaibigan na nag-book gamit ang iyong personal delivery link, ay 3% ang pwede mong kitain. For example, meron kang average na 150 bookings sa isang araw at nag-average ka ng 150 pesos kada isang booking. Pwede kang kumita ng as much as 20,000 pesos per month nang nasa bahay ka lang sa tuwing may gagamit ng iyong personal delivery link. At ikalawa, pwede kang kumita ng 7% bilang isang TokTok online franchise operator mula sa delivery ng iyong mga rider. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Kapag decided ka na nasubukan ang negosyong ito, nandito ang TokTok para makatulong sa inyong lahat. For a limited time only, pwede ka nang maging isang TokTok online franchise operator for a special and limited promo price na 16,888! All in na yan! Wow na wow talaga! Tandaan, promo lang to at kung gusto mong simulan ang negosyong ito para sa mga iba na nakaka-excite na impormasyon, kontakin mo lang ang taong nagpakilala sa'yo ng negosyong ito. All right, so ladies and gentlemen, welcome. Okay, welcome po sa ating presentation ngayon. Ito po yung presentation online orientation and presentation po ng business po ng TokTok. Okay, your journey starts now. Okay, now, ladies and gentlemen, alam naman natin na tayo lahat ngayon, okay, ay nakakaranas po ng pandemic pa din. So, hindi pa po nawawala yung pandemic. Well, sa ibang country, okay na, pero sa iba, well, worse ang nangyayari. Tama? Tumadami yung mga new trends or new parang mga virus na nag-mutate, ano? So dumadami yan. Okay, so anyway, since tayo mga Pilipino ay naka-adjust na, tama ba? Since tayo mga Pilipino ay parang nakagawian na natin yung buhay ng pandemic, parang sanay na tayo dito, parang akala natin wala na, pero take note, andyan pa rin po yung banta ng sakit ng COVID-19. Kasi po, hanggang ngayon, hindi pa po lahat nababakunahan. Hanggang ngayon, hindi pa, wala pa kung gaano malinaw kung ano yung napaka-effective or effective talaga na bakuna against sa pandemic. So, yung mga ibang bansa, talagang talagang nagbabakuna na rin sila kagaya sa Pilipinas unti-unti. So, anyway, ladies and gentlemen, social distancing pa rin. Always wear your, of course, your mask, your copper mask, and your Ninja Ion for your protection. And of course, siyempre yung ating face shield, ano, na talagang nire-require po dito sa Pilipinas. So, anyway, sanay na tayo dyan. At alam naman natin na talagang malaki po ang dagok, ano, na dinulot sa ating mga kapwa Pilipino, yung pandemic na to. Kasi marami po mga na-witness natin na mga nagsarang mga negosyo. Okay, mga nalugi, nagsarang mga negosyo. Alam natin 'yan at marami po ang mga nawalan ng trabaho. Tama po ba? Yes. So sabi nga nila, ito pong pandemic na 'to, ang dami pong naapektuhan dito, ang dami po talagang grabe as in yung iba hanggang ngayon hindi makapaniwala na wala na silang trabaho. Hanggang ngayon hindi sila makapaniwala yung pinundar nilang negosyo. Sinimulan nila na pinlaro ng matagal na matagal, eh malulugi lamang sa panahon ng pandemic. Tama ba? Parang ang masasabi ng iba, why? Lord, why me? Why us? At why ngayon mo pa binigay? Meron nga akong nabalitaan, kaka-open lang ng mga dalawang araw, nag-lockdown na pangatlong araw. Naku, grabe, saklap naman. So ladies and gentlemen, may ganun talaga. Okay, ito'y hindi natin inaasahan, wala akong nakapag-predict nito, walang nakaalam nito na darating ito. Okay, so ladies and gentlemen, ito po mga negosyo, mga nalugi, talagang uncontrollable. In fact, sabi nga ng Dole, okay, 7 million to 10 million Pilipinos mawawala ng trabaho. So, ang dami niyan. At kasalukuyan, marami po nawawalan at marami pa pong nagsasara at magsasara pa ng mga negosyo. Tama po ba? At marami pong naapektuhan yan, katulad po nung nag-lockdown, ito po yung mga unang naapektuhan, yung mga daily wage earners po nating mga kababayan, kamag-anak, at kapamilya natin. Mga kapuso na rin. Alright? So, anyway, isa po sa mga naapektuhan, ito po yung mga libu-libong OFWs na nawalan ng trabaho sa ibang bansa. Okay, alaman naman natin ng mga OFWs ay mga unsung heroes natin, tama ba? Malaki po ay nag-contribute niyan sa ating
sa economy ng ating gobyerno, kayong ating bansa. Kaya lang, wala silang choice kasi karamihan ng mga kumpanya sa buong mundo nagsasara dahil hindi sila makasurvive sa lockdown, hindi sila makasurvive sa social distancing, hindi sila makasurvive sa kawalan ng kliyente. Okay? Kasi nasa bahay lang yung mga tao. So ladies and gentlemen, marami pong nawalan ng trabaho at mga umuuwing mga OFWs. In fact, witness po ako dyan sa mga pagkakaiba no, ng mga OFW dati before pandemic at OFW yung umuuwi noong may pandemic. Noong walang pandemic, ang saya ng isang OFW kung umuuwi. Opo, ang saya niyan. Unang-una, nakompleto niya yung taon okay, ng kanyang kontrata kasi maraming padalayan, maraming pera, maraming baon, maraming pasalubong. Okay? Pangalawa, okay, may chance pa siyang bumalik. Kaya masaya yan. Kaya nga po kapag lumanding yung aeroplano, ano, nako, palakpakan ng mga Pilipino. Totoo, na-witness ko po yan. Pero malaki pong pagkakaiba nung yung mga OFW na umuuwi sa panahon ng pandemic. So panahon po ng pandemic at nagkaroon ng pandemic, malungkot po sila. Naglanding na yung aeroplano, wala. Maski nag-announce yung piloto na nasa Pilipinas na po tayo, mga kababayan, welcome home. Nako, ang lungkot pa rin nila. Bakit? Kasi po, kapatid, alam nila na baka yung kanilang dalang pera hindi sapat, yung ipon nila hindi sapat. Pangalawa, baka kapunta pa lang nila, pauwi na sila at alam nila baka wala na silang babalik ang trabaho ulit sa bansa na yun. Tama ba? Nakaka-relate po ba kayo or baka isa ka sa mga OFW na wala ng trabaho sa ibang bansa? Kapatid, ladies and gentlemen, okay, tanggapin na po natin yan kasi pangkalahatan po yan. Nangyari po yan sa buong mundo. Hindi lang po tayo mga Pilipino. Tama? Pero siyempre, malaki pong epekto nito sa mga Pilipino. Kasi bakit? Wala kang mababalitaan na Pilipino na walang kamag-anak na naging OFW o OFW. Tama? Karamihan po ng mga kamag-anak natin ay mabalitaan may OFW. So, of course, affected tayo lahat dyan. Tama? So, maski kumisan talagang hindi tayo binibigyan ng pasalubong. Anyway, ladies and gentlemen. Okay, so ito po yung napakalungkot na mga balita. So, marami po nawalan ng trabaho at marami po mawalan ng trabaho. Maraming humina ang negosyo at marami pang magsasarang negosyo. So, now, ladies and gentlemen, in spite of the fact na maraming nalulugi, take note, may mga negosyo na lumakas sa gitna ng pandemic. Take note, ha? Maraming negosyo lumakas at lalong lumakas sa gitna ng pandemic. Ano po yung mga negosyo nito? Gusto nyo malaman? Ito po. Ito po ang mga negosyo na may kinalaman sa pagkain. Ito po yung mga lumakas na negosyo. Kapatid, oo, hindi po talaga titigil ang taong kakain habang siya'y nabubuhay. Diba? Maski naka-lockdown, ako mas lalong lumakas kumain nung naka-lockdown. Kaya po, nako, ang malupit na negosyo na may kinalaman sa pagkain, ito po yung mga distributors ng mga pagkain. Ito po yung mga supermarket, okay? Ayan, mga hypermarket, supermarket, ako grabe. Ito yung mga pinipilahan. Tama ba? Yes, ladies and gentlemen, pinipilahan po yan. At baka ikaw, isa ka rin sa mga nakipila dyan na kung saan to the point na halos wala ka nang mabili pagpasok mo nung turn mo na wala ka nang mabili. Tama? Lalo na pag magla-lockdown. May pagbabadya ng lockdown. Ako, nagpapanik ba yung mga tao? Tama? So yun, sana all. Yung iba nga, ang dami-dami nilang binibili pero yung iba talagang bigas lang ang bibilhin talaga nila kasi wala talagang pambili. At of course, hihingi ng ayuda. Tama? So ladies and gentlemen, itong mga negosyo to, if you will agree with me, lalong lumakas nung nagkaroon ng pandemic. Tama ba? Yes. Ano pa ang negosyo lumakas? Ito po, negosyo na may kinalaman sa health, negosyo na may kinalaman sa immune system booster, ano, mga produkto, negosyo na may kinalaman sa pagpapataas o pagpapaganda ng ating immune system. Dahil kailangan nating protektahan ang sarili natin against COVID-19. In fact, ano, sa pagkain, even po yung prutas ano na saging, naku, nabalita na nakakatulong daw. Okay, actually lahat naman po ng prutas nakakatulong sa immune system natin. Pero nabalitaan nila, may nagbalita siguro by ari ito ng plantation ng mga saging o kaya nabubulok na yung saging kasi walang bubi. Sinabi niya na talagang ewan ko kung paano nabalita ito. Saging daw nakakagaling ng COVID-19 kaya na nabenta lahat ng mga saging that time. Yes, so anything to do with health, okay, at immune system booster talagang lumakas sa negosyo ng during pandemic. Tama ba? Yes, so agree with me. Now, ito po ang malupit.
ito pong mga distributors ng mga health products na to, ito mga gamot na to, yan po ang mga lalong lumakas. Ito po yung mga drug stores, tama ba? Kung ikaw ay may franchise ng mga yan, ano, ng drug stores na yan, meron kang negosyong ganyan, aba lalo 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 na sa panahon ng pandemic, talagang dinudubog yan. Pinipilahan din po yan, tama? Bakit? Kasi diyan hindi lang gamot ang mabibili mo. Meron pang mga personal care products, meron pang mga pagkain diyan, ano, may mga ice cream nga diyan, may mga soft drinks nga diyan, meron nga diyan mga ano, mga pampaganda, okay? May mga brand pa nga dyan. So ladies and gentlemen, parang one-stop shop na rin sila. Kaya pinilahan din po ang mga yan. Totoo, pinilahan din yan during sa panahon ng pandemic. At hanggang ngayon talagang napakalakas ng negosyo ng mga gamot. Tama ba? Yes. So malaki negosyo po yan. Kaya nga, nako, kaya nga ewan ko bakit nagkaroon ng ganitong sakit dahil baka siguro din dito. No? But anyway, ladies and gentlemen, ito po, okay, lalong lumakas ang negosyo ito. O negosyo ng mga to, okay, na nagdi-distribute ng mga gamot at mga supplements. Alright, so ladies and gentlemen, ano pa ang negosyo ng lumakas during sa pandemic? Ito po, delivery service. Oo, totoo. Delivery service po ay lalong lumakas. Malakas na dati, lalo pang lumakas nung panahon ng pandemic. Why? Kasi lahat ng binanggit ko na lumakas na negosyo, pagkain, may kinalaman sa pagkain, okay, mga gamot, may kinalaman sa pagpapalakas ng immune system, kapatid, lalong lumakas yan dahil sa pamamagitan ng delivery service. At lalong lumakas naman ang delivery service kasi bakit? Hindi yan madadala sa mga kliyente nila ang mga produktong yan kung hindi sa delivery service. Correct? Agree? Yes. In fact, even po wala pang pandemic, malakas na po ang delivery service. Totoo yan. Napakalakas na ng delivery service, wala pa mang pandemic. Sa mga bansang maunlad na pinuntahan ko po kasi ako'y mabalik-balik sa iba't ibang bansa, yun po yung nature ng trabaho ko. Ano? So, nakita ko doon na habang umuunlad ang isang bansa, habang umuunlad ang mga tao, ay nangangailangan sila ng delivery service. Kasi bakit? Yung mga bagay na dati nilang ginagawa, eh ngayon po, hindi na nila ginagawa. Pinapagawa na lang sa iba. Oh, di ba? Kasi lahat halos ngayon, pinapadeliver na. Tama ba? Yes, agree? Yes, in fact, ladies and gentlemen, lahat ng okasyon ngayon, hindi na halos nagluluto. Pinapa-deliver na lang yung mga potaheng gusto, yung mga handa. Tama ba? Birthday, anniversary, New Year, Christmas. Totoo, ladies and gentlemen. Mansari, naku, sineselebrate yan, mansari. Ewan ko nga ba yung mansari na yan. Wala naman sa dictionary, pero sineselebrate. Anyway, ito po ang delivery service na napakaganda. Ito po yung napapanahon, ano? Kasi lahat, halos lahat pinapa-deliver na. Okay, basta pagkain, nako, ipapa-deliver yan. Tama ba? Yes, yung mga binibili sa grocery, sa palengke, pinapa-deliver yan. Yung mga pagkain sa restaurant na gusto mong kainan, paborito mong kainan, kasi ang pangit na ngayon mag-dine-in. Bakit? Sa bahay ka, magkakasama kayo, pag magda-dine-in kayo, paghihiwalayin kayo. Anyway, social distancing. Okay, social distancing, kailangan ipatupad nila. Well, kaya nga, mas maganda, ipa-deliver mo na yan, mag-enjoy pa kayo ng family mo. Makakaupo ka pa sa gusto mong upo pag nasa bahay ka. Correct? Yes. Ano pa? Sapatos, mga kapritsyo natin, mga hilig natin, mga gusto natin. In fact, mas madali ngayon mag-shopping. Why? Kasi yung shopping mo, pag-shopping mo at your fingertips na. Okay? Scan-scan ka na lang sa mga shopping mo. And then, mas mako-compare mo pa yung mga prices niyan. Kasi bakit? Dati, kapag pupunta ka sa mall, maglalakad ka, mapapagod ka. Eh ngayon, ang dami mga items at meron ng comparison ka agad, may mga reviews na. Kaya napakadali at napakasarap ngayon ang magpa-deliver na nga lang. Tama ba? Yes. So yung mga documents minsan, mga kailangan at kailangan mong dalhin, kailangan mong ipadala. Anyway, kung ikaw ang gagawa niyan, eh hassle pa. Ipa-deliver mo na lang yan, ipadala mo na lang yan. Tama? And of course, not to mention yung mga nakakahiligan ngayon, mga plantitos and plantitas dyan, kaway-kaway dyan, yung mga kumikita ngayon. Ano? Nako! Halaman. Okay? So, even po sa mga kusina, may halaman na. Sa bedroom, nako, may halaman na rin. To the point na parang magiging, yung iba nga, nagre-reklamo na, nagiging gubat na ang kanilang bahay dahil sa mga halaman. Nahilig ang mga tao sa mga halaman mula nung nag-pandemic. Tama? Yes, kasi bakit? Dati hindi pinapansin yan. Busy yung mga tao, pero nung pandemic, nako, may panahon na sila para diligan ang mga halaman.
gambulin ang mga halaman. Tama? At yan ngayon ay malaking kitaan. At take note, pati yan, pinapadeliver na rin po. Di ba? So, lahat, kahit ano, pinapadeliver na. Kaya nga lalong lumakas ang negosyong ito. And take note, lalong lalakas to o mamamayagpag to at mananatiling malakas po ito, okay, kahit mawala na po ang pandemic na COVID-19. Kasi bakit? Kasi nasanay na yung mga tao. Imagine mo, halos isang taon na tayo nagpapadeliver. Di ba? Nakasanayan na natin yan. Hindi na mawawala sa system natin yan. At mas convenient kasi yung nakukuha natin imbis na gagastos ka. Parehas ka rin gagastos pero mas masarap ang pagkain pag hindi ikaw yung nagluto. Tama ba? Yes, ladies and gentlemen. Ito po yung number one, delivery service. Ito yung kailangan. Ito yung napapanahong negosyo ngayon. Agree? Yes. Kaya nga po, naisip po ng mga bosses natin, anak ko, naisip po nila ang negosyong ito. Pero take note, ha, napakaganda po nung negosyong ito. At siyempre, sigurado ko, maganda ang kitaan. Magkano kaya? Di ba? Alamin natin magkano ang pwedeng kitain ng traditional delivery service operator na siya po yung managmamay-ari ng negosyong ito. Magkano ang pwede niyang kitain? Magkano ang pwede mong kitain? Kung ikaw po ang nagmamay-ari nito, magkano ang pwede mong kitain? Alright, so ladies and gentlemen, ito po ang kitaan. Pwede ka pong kumita pala ng 1.8 million pesos per month. Take note, ha? 1.8 million pesos per month ang pwede mong kitain sa pamamagitan ng sistema ng delivery service kung ikaw yung may-ari. Take note, ha? Kung ikaw yung may-ari nito, kasi 20% po ang kinikita ng may-ari ng isang delivery service na traditional. Okay? So 20%, malaki ba? Yes, napakalaki ng 20%. Imagine mo po, bakit umabot ng 1.8 million yan? Example, kunyari, meron siyang 100 riders. Okay? 100 riders. I-multiply natin yan ng 150 delivery fee per transaction po yan. Ano? So, delivery fee yan. Multiply natin ng 20 deliveries per day ang bawat isang rider. Okay? So, sa isang daan, bawat isa, nakaka 20 delivery per day, i-multiply natin ng 20%. Well, ang isang araw po niyan ay mga 60,000 pesos po yan. So 60,000 pesos na tumataginting isang araw, malaking pera po yan. Lalo na kapag yan ay inad at i-multiply po natin ng 30 days, yan po ay magiging 1.8 million pesos per month. So every month, nagiging milyonaryo ka o dumadagdag yung millions mo. Tama ba? So ladies and gentlemen, yan po ang kitaan ng delivery service. Maganda? Yes, napakagandang kitaan po niyan. Sino may gusto niyan? Siyempre ako, number one, gusto ko yan. Diba? So, anyway, ang tanong, maganda ang kitaan. Kay magandang negosyo, bakit kukunti ang nagtatayo nito? At bakit karamihan, foreigner ang nagtatayo nito? Yun ay napakagandang tanong na kailangan nating sagutin. Bakit, bakit maganda ang negosyo, maganda ang kitaan, pero bakit kukunti ang gumagawa nito? Bakit po? Kasi po, ang traditional na delivery service ay malupit. Okay? Bakit malupit? Development pa lang po ng software na gagamitin mo ay naku, napakalaking halaga na ang kailangan. Mga 50 million pesos. Okay? Not to mention yung maintenance po nito. So, kailangan po kasi na maintain to at na-upgrade po ito. Katulad ng cellphone mo. Parang ganun, di ba? So yung OS ng cellphone mo, minsan humihina na yun, mabagal na dahil sa bilis ng technology ngayon. Yung camera mo, dati yung cellphone mo, di ba isa lang? Eh ngayon, dalawa na camera ng mga cellphone. Naku, hindi lang dalawa, tatlo na pala. Naku, may lumabas na naman. Apat na. At take note, may lima na ang camera. Pagdating ng araw, ang bagong magiging uso, 2 to 4 years or 5 years from now, ang isang cellphone, lahat camera na. Anyway. Kapatid, okay, idagdag mo pa dyan yung opisinang i-rent, yung mga taong i-hire, at yung mga permits na kukunin. Ang tawag dyan, operational expenses or operating expenses na binabayaran din monthly. Okay, take note, binabayaran mo yan monthly, yung mga empleyado, pati yung opisina. Tama? Ganito po, kalupit. Kaya pala, yung mga nagtatayo nito ay mga foreigner lamang. Tama? Foreigner yung malalaki, yung nakikita nyo. Foreigners po ang mga may-ari niyan. So ladies and gentlemen, ngayon may solusyon na. Ngayon, maski hindi ka foreigner, pwede ka magkaroon ng sarili mong delivery service
na negosyo. Magandang negosyo ba yan? Yes, maganda bang business yan? Yes, maganda bang balita yan na kahit wala kang million, pwede na? Yes, ladies and gentlemen, eto na po, aarangkada na po yung bagong player ng delivery service. Take note, ladies and gentlemen, okay, hindi mo na kailangan mag-spend ng millions, okay, pwede ka na magkaroon ng sarili mong delivery service business sa halagang 288,888 lamang po. Okay, matuwa ka na kasi di na million ang ilalabas mo. Okay, maski ordinary OFW, kaya po ito. Kaya ordinary Pilipino, middle class, kaya po nito. 288,888, all in na. At ang binanggit ko, andun na. Alright, so ladies and gentlemen, introducing TokTok. Yan po yung pangalan ng bagong player ngayon sa delivery service. Bago po ito, no? Kaka-launch lang po ito ng December 8. Take note, okay, two months pa lang tayo, kapatid. So, ito po yung TokTok. Bakit TokTok ang pangalan? Eh, para may name recall na. Kasi sa Thailand, famous na famous po yung isang tricycle nila, pampasada, pangkarga, ang tawag doon, TokTok. Okay, so anyway, yan po yung pangalan ng TokTok. So, ito po yung pinakabago, pinakaunang online franchise operator delivery service. Take note, hindi po ito yung traditional na hindi po yung traditional na 20% ang kikita yun. Ako, hindi po. So ito po ay online franchise lamang, therefore medyo mas maliit ng konti ang inyong share. So, pero at least yung mga nagtayo nito, senior po nila yung kanilang kita sa atin. Okay, para at least makapag-participate po tayo sa ganitong klaseng negosyo at ganito kagandang negosyo. Okay, so ladies and gentlemen, ang ating brand ambassador ng TokTok ay sina Mr. Alden Richards and Miss Maine Mendoza. Sila po ang ating mga brand ambassador. Kilala niyo po ba sila? Yes, kung ikaw ay Pilipino, kilala mo sila. Tama ba? So pag ikaw ay foreigner, naku, maaaring kilala mo rin sila. Ganyan po sila kasikat sa social media at saka sa TV. Okay? So, ayan. Ladies and gentlemen, sino naman ang may-ari o people behind this company? Congratulations. Ito po yung ating mga bosses. Sina Boss Jonathan So, ang ating President and CEO, at si Boss Carlito Makadangdang, ang ating Vice President and CFO. Sila po yung mga batang-batang negosyante na talagang ngayon, grabe, as in, lahat po nung itayo na lang negosyo ay pumapatok. Okay? Pumapatok po itong mga negosyo ito. So ladies and gentlemen, sila po yung mga multi-awarded na mga negosyante, batang-batang negosyante, mga multi-awarded yan. Tinatawag na nga po sila ngayon, business magnates ng ating panahon. Alright, so in fact, na-feature po sila sa Stargate People's Asia Magazine, na kung saan, okay, ang pinaka-tagline po nila dito is building an empire, keep helping. So, ibig sabihin, okay, hindi lang isang company nila, marami silang tinatayong kumpanya at itong kumpanya nila ito is magkaka-jive po yung mga ito, bawat isa. Kumbaga, parang connected ang bawat isa. So, ibig sabihin, meron tayong franchising na negosyo, meron silang franchising na negosyo, meron silang health and wellness and beauty products, at meron silang logistic na delivery service. So, sila po ang mga nagmamay-ari ng mga negosyo ito. Kaya nga, building an empire itong dalawang boss natin na to. Alright, so, kaya nga itong magazine nila na to, nako, itong building an empire na to, eh, nilagay ko na sa aking Facebook cover page. So, di ba? Ang galing. I'm so proud to be part of this business. Okay, anyway, ladies and gentlemen, how does TokTok works? Okay, paano ba nag-work ang TokTok? Paano ba gamitin ang TokTok? Ganito po kasimple ang TokTok. Kung ikaw ay negosyante or meron kang simpleng tao ka na meron gustong ipadala sa iyong mga kakilala, kaibigan, o nililigawan, or mahal sa buhay, nako, huwag kang mag-alala. May gagawa niyan para sa iyo. Kung ikaw ay mahiyain at ayaw mo humarap muna, napadalhan mo siya ng bulaklak, di ba? So, gamitin mo po yung ating TokTok. Okay, ang TokTok po, kung meron kang produkto, meron kang ibibigay na regalo or package or documents na gusto mong ipadala, all you have to do, i-book mo lang po yan sa ating TokTok app. Okay, so i-book mo lang po yan. Marireceive po yan ng isang rider, TokTok rider natin. Okay, and then, a-accept po niya yan at pupuntahan kanya, tatawagan kanya immediately at take note, i-deliver na niya yung produkto na yan. So, makakatulong ito sa iyong negosyo. Lalakas ang negosyo mo dahil sa bilis ng mga pagdating ng produkto sa iyong mga kliyente.
yun po ang ginagawang tulong ng Toktok sa atin. Okay, so ang mission and vision po ng ating Toktok company is pagbigay ng high quality pick-up delivery service sa ating mga Pilipino. Kasi nagbabago na po yung buhay natin mga Pilipino ngayon. Mabilis na ang pacing ng ating buhay kaya kailangan na natin ng delivery service na to. At ang mission po nito, hindi lang po sa Pilipinas maipalaganap ang Toktok, kundi sa iba't ibang bansa po. And magiging proud po kayo, okay, kaya tayo mga Pilipino ay nakagawa din nito. Alright, so hindi lang po a foreigner. Alright, so ladies and gentlemen, instead of shedding out millions, now you can operate and have your own delivery service, okay, sa halagang 288,888 lamang po na franchise fee. Alright, so pwede na ba yan? But wait, there's more, ladies and gentlemen. Wait, wait, wait. Hindi po pala 288,000 kasi po ang bait po ng mga may-ari. Ito po, may promo po sila, which is limited time offer po ito. Okay, all in na 58,000 na lang. Pwede na 288,000. All in na. Pag sinabing all in, ito po yung inclusions. Andito na lahat. So meron kayong personal delivery link and referral code. Okay, meron kayong operators portal kasi online po ito. Okay, makakagawa kayo ng negosyo na hindi nyo nakikita yung mga kliyente nyo. Di ba? Kikita ka na. Okay, so meron siyang full technical support and online franchise operator training. Alright, so ituturuan ka kung paano paggalawin, paandarin ang negosyo mo. Meron kang customer service hotline. Okay, at open po yan Monday to Saturday, 8 a.m. to 6 p.m. Yan po yung package na binayaran mo. 58,888 lamang. Napakaliit na halaga. Tama ba? So, ladies and gentlemen, kayang-kaya mo na yan. Pero but wait, there's more, ladies and gentlemen. Nako. Hindi na million, hindi na 288,000, hindi na po 58,888, kundi 16,888 na lamang po. And take note, final extension na po ito. Di ba? Final extension na. Ito na po yung huling week na kung saan may enjoy nyo yung 16,888. Kasi tataas na po ito. Okay, hindi po natin alam kung magkano ang itataas nito, pero tataas na po siya. Baka bumalik na siya sa 58,888 or baka 288,888 na. So ito po yung package ng Toktok. So habang mababa pa ang package ng Toktok at ang malupit nito, hindi lang po delivery service ng Toktok ang makukuha mo sa pag-purchase mo ng package na 16,888. Kundi kasama po po yung Showmaking Express, Copper Mask, Boy Bondat, Mangbox, Ninja Ion, Potato King, Showpowda King, Noodle House, Burger Factory na mga online franchise concept. Take note, online franchise concept din, kagaya po ng Toktok. So hindi lang pala Toktok yan. May delivery service ka na, may i-deliver ka pa. Diba? So kikita pa rin po kayo sa mga frozen products, frozen items na to ng mga food items natin. At of course, not to mention yung Copper Mask and Ninja Ion. At take note. Meron tayong bagong launch na product. Tama ba? Di ba? Copper UV bottle. So, ladies and gentlemen, clean water. Doon na tayo. Alright, so anyway, ladies and gentlemen, ito pong 16,888 na to, eh, again, inuulit ko, final extension na po ito. Okay, so sa susunod, hindi na po siya 16,888. At sa susunod, baka hindi nakasama yung mga added online franchise concept natin na iba. Baka tok-tok na lamang siya. Okay? Ganun po talaga. Habang sumisikat, habang gumaganda yung pangalan ng isang franchise, eh tumataas po yan ang value niyan. Tama? Kaya tumataas ang presyo, tumataas yung value. Okay? So, habang meron pa kayong 1 week or barely 6 days? 6 days na po. Meron na lang po kayo 6 days for this promo. Final extension. You have 6 days na lang hanggang Monday po next week. 6 days na lang, kaya grab the opportunity. Okay? Sa mga hindi pa na po nakakabili ng package natin, bumili na kayo. Okay? So anyway, ladies and gentlemen, ang pwede mong gawin kapag ikaw ay Toktok franchise na, okay, franchisee na, ito po ang pwede mong gawin. Pwede kang kumita ng 3%, 7%, and 80%. Tatlo ang pwede mong gawin para kumita ka. Kung gusto mong kumita ng 3%, ay maging Toktok online franchisee ka. Okay? Online franchisee, 3%. Gusto mong kumita ng 7%, maging Toktok operator ka. Gusto mong kumita ng 80%, maging Toktok rider ka. At good news, itong tatlo pwede mong gawin. Pwede mong gawin sabay-sabay. Pwede po. Yan po'y kagandahan ng opportunity ng Toktok. And at the same time, maliban po dito, of course,
kasama pa sa package mo, yung mga online franchise concept natin ng pagkain. Di ba? Yung mga box, boy bundat, at mga showmaking. Alright, so ladies and gentlemen, paano ba kumita sa tatlong paraan sa TokTok? Ito po yung didiscuss ko. Kapag ikaw po ay na-encode na, pagka-purchase mo ng iyong package at na-encode ka na, congratulations, may ma-assign pong franchise ID number sa'yo. Itong franchise ID number ay numbers or combination of numbers and letters or alphanumeric. So kung ikaw po ay malalaman mo kapag ikaw ay nag-purchase online, ang iyong ID number ay may combination of letters po yan. Di ba? Pag nag-purchase ka naman sa ating mga offices, nako, iyan po ay numbers lamang lahat. Di ba? Yung po yung kaibahan. Pero same thing naman po ang pinaka mga privileges na mga yan. Same lang po. Okay? But anyway, ladies and gentlemen, pag nag-purchase ka na at na-encode ka na, congratulations, may ma-assign sa'yo na franchise ID number, sa'yo lang po yun, unique po yun sa'yo, at take note, all you have to do then is you post, we deliver, you earn. Kikita ka na, opo, maging online franchisee ka na, kikita ka na kaagad ng 3% kapag sinyer mo yung iyong personal delivery link. Ang iyong personal delivery link at referral code, pag sinyer mo sa mga kaibigan mo at ginamit nila po yung app natin, ay yung app natin o yung ating delivery link, kinlink nila. Okay, congratulations. Okay, kikita ka ng 3%. Sa paanong paraan? Ito po, paano po gumawa ng iyong personal delivery link? Napakasimple po. Ito po yung pattern natin sa paggawa ng iyong personal delivery link. Unang-una, pwede nyo wave yung pattern na to, https://toktok.ph/delivery/your-ID-number. So kung hindi nyo po nasundan yon, ako, pwede nyo pong balik-balikan ito at i-copy lang po ito. Okay, ang isang paraan din ito, www.toktok.ph/delivery/your-ID-number. So paano malalaman kung tama yung ginawa mo? Kasi kayo po gagawa niyan o patulong po kayo sa mga sponsors po ninyo. Paano malalaman kung tama? All you have to do is i-paste mo yan sa yung browser, i-click mo at lalabas po yung deliver link na yan. Kapag yung deliver link, nabasa mo doon, congratulations or welcome. Welcome to Rene Aison Deliver Link. Okay? Kapag yun ang nabasa mo, congratulations, tama yung ginawa mong delivery link. Pero pag wala yung pangalan mo, nako, hindi po yung tama. Palitan mo. Okay? Iulitin mo. Baka nawala yung number mo. Okay? So, yung ID number mo, huwag mong kalilimutan, ilagay mo sa dulo lamang. Alright? So, yan po. At kapag yan, kinlink ng iyong mga kliyente o yung mga kaibigan na may ipapadala sila, congratulations, pag successful yung kanilang deliveries, may 3% ka. Alright? Pwede na? 3%, 3%, 3%, 3%. Alright? So, paano naman kumita sa referral code? Napakadali po. Ito gawin mo. Tulungan mo yung mga kilala mo na mga negosyante. Ang gawin mo, pag tumawag ka sa kanila ganito, kunyari, may kilala kang online seller o onliners, may kilala kang may negosyo, okay, na binibenta nila online at binibenta nila yung produkto nila at gusto nilang iparating sa mga kliyente nila as soon as possible, aba, kontakin mo na sila. May restaurant sila, nako, kontakin mo na sila at sabihin mo ganito, hello friend, gusto kitang tulungan sa iyong negosyo. Take note yung term, ha? Gusto kitang tulungan sa iyong negosyo. Okay, lalakas ang negosyo mo kasi mabilis ang turnout ng iyong mga kliyente. Sa paanong paraan? Nako, may alam akong murang delivery service. Ito yung TokTok. I-download mo lang yung app nila, libre yan. I-download mo yung app nila. Okay, fill upan mo lang ito. Ilagay mo lang yung mga mobile mo, pangalan mo, last name mo, ano, at yung email address mo. At don't forget, sabihin mo sa kanya, ilagay yung referral code. Kasi hindi aandar yan kung walang referral code. Pagkalagay niya yung referral code at siname niya, congratulations ladies and gentlemen, forever nang nasa cellphone niya yun. Diba? At every time gamitin niya yun, magpa-deliver siya, congratulations, papasok yung 3%, 3%, 3%, 3%, 3%. Maganda ba? Yes, so paramihan po tayo ng mga merchants or mga kakausaping mga kilala na may negosyo para tulungan sila sa negosyo nila. Tinulungan mo sila, matutulungan ka rin nila. So tulungan po tayo dito. Maganda ba? Yes, yan po ang 3% na kita. So yung 3%, mukhang maliit, pero pag pinagsama-sama po ang 3%, malaking pera po yan. Ibig sabihin, pwede palang kumita ng malaki sa maliliit na porsyento lamang. Katulad po nito, paano tayo nag-come up ng 27,000? So, imagine na lang kung meron kayong 200 booking per day. 200 booking per day. So, multiply mo yan ng 150 na average delivery fee na ginagawa everyday. Average po yan. Kunyari,
So i-multiply mo ng 30 days, tapos i-multiply mo ng 3%, lalabas 27,000. Yes, kapatid, 27,000. Okay, so sabi nung isa naman na nag-conceptualize or nag-analyze, sabi niya, eh, nako, napakalaki naman yan. O, sige, sige, patulan na kita. Okay, sabihin nating kalahati na lang ng 27,000. Pwede na, nasa bahay ka lang, share-share ka lang ng mga delivery link mo. Pwede na, di ba? Yes, kalahati ng 27,000. O, sige, patulan na kita. One-fourth na lang ng 27,000. O, sige, one-fourth, 27,000, mga 6,750. Pwede na? Pambayad, pandagdag sa pambayad ng tubig, pandagdag sa bayad ng kuryente, pandagdag sa bayad ng internet, pandagdag sa pambayad mo ng kape or pambayad mo ng utang sa Mumbai. Ladies and gentlemen, pwede na yan, makakatulong yan. Importante, may dinadagdag tayo. Hindi tayo nagbabawas, may dinadagdag po tayo sa ginagawa natin. Therefore, may dagdag kita. Maganda yan, dagdag kita. Alright, so ladies and gentlemen, yan po yung opportunity ng 3%, 3% lamang. Paano naman ngayon maging tok-tok operator? Yung pag-usapan natin. Una, pagiging online franchisee. Okay? Pangalawa, pagiging tok-tok operator. Online franchisee again, 3% yan. Ang tok-tok operator ay 7%. So, paano ka maging tok-tok operator? Ina-apply po ito. So, kailangan mo pong applyan to. Pag nakapag-apply ka na, all you have to do, you post, we deliver, you earn. Pwede ka nang at least kumita na mga 60,000 pesos maski nasa bahay ka na. Pero dito, magmamanage po kayo ng mga riders. As operator, magmamanage ka ng mga riders. Kaya nga, mas malaki yung kita mo ng konti, which is 7%. So ladies and gentlemen, kasi ina-apply to, kailangan mong applyan, hindi siya automatic katulad na-encode ka na, eh, online franchisee ka na, ito po, ina-apply po siya. So meron tayong 6 easy steps. Ang 6 easy steps, number 1, pumunta lang po kayo sa ating website, which is yung www.toktok.ph. And then i-click nyo lang po yung Become a Tok-Tok Operator. Okay? Pag-click nyo po yung Become a Tok-Tok Operator, pupunta po kayo sa landing page na to, na Tok-Tok Operator Registration Form. Pin-upan nyo lang po yan. Ilagay nyo lang po yung mga kailangan na fields dyan. At kapag yan natapos yung pin-upan, congratulations. Okay? Manood lang po at mag-attend na lamang po kayo ng mga operator franchise training natin. Na ginaganap every day, Monday to Saturday, 10 a.m., 1 p.m., and 4 p.m. Depende po yan sa gusto nyong oras. Okay? At meron tayong technical preview, okay, ng 8:30 p.m. Okay? So ladies and gentlemen, pag ikaw nag-attend yan, kapatid, ma-approve ka na. Ganun kasimple. At paano malalaman kung approve ka na? Congratulations, may marireceive ka pong email. Okay? May marireceive kang text, tapos may email kang marireceive sa email na nilagay mo. Okay, so, nandun po yung credentials na tinatawag o yung username and password. Yung username and password po, ladies and gentlemen, yung po yung gagamitin nyo papunta sa inyong portal. Okay? Sa TokTok portal nyo. So, yung online account mo po yun. Okay? So, step 6, ano? Mag-operate ka na, start ka na mag-report ng rider. So, ito po yung 6 easy steps na pinaganda natin, nasa poster pa nila Main and Richard. Okay, so, ayan, kapag ikaw ay operator na, na-approve ka na, nakuha mo na yung credentials mo, punta ka dun sa website natin, tapos ilagay mo lang /operator. At pag kinlik mo to, www.toktok.ph/operator, at kinlik mo yan, ladies and gentlemen, papasok kayo sa landing page na to. Doon mo ilagay ngayon yung credentials mo, yung username na sinend nila sa'yo, at saka yung password. Usually, yung username mo, pagdating sa TokTok, ito po yung ID number mo. At ang password, sila po magbibigay niya. And you can change it anytime. Okay? So anyway, pag ikaw, nakapasok na at nandiyan ka na, congratulations, 2 things you have to do. Okay? Mag-recruit ka na ng iyong rider. Okay? Mag-recruit ka na ng rider mo. At yung pag-recruit mo ng rider, ha, meron po tayo mga posters na libre dyan na ginagawa ng mga high-resolution posters, libre po ginagawa ng company. And then, mag-top up na kayo ng inyong load wallet, okay, which is 5,000 pesos para po makabiyahe ang inyong mga riders. Okay? Para makabiyahe sila at start na kayong kumita. So, ladies and gentlemen, paano po mag-top up load? Punta lang po kayo sa inyong account, sa portal nyo. Click nyo po yung transaction and click nyo po yung top up load. Ang pag-click nyo po sa top up load, i-guide po kayo niyan kung saan po kayo magbayad at kung paano kayo magbabayad. So, unang paraan ng pagbabayad, gusto mo ba real-time? Gamitin mo ang iyong JC Wallet kung meron siyang laman.
gamitin mo po yung iyong credit card, debit card, at saka yung iyong GCash, kung merong kang GCash. So, para real-time yung iyong pagbabayad ng iyong top upload. So, don't forget the gateway fee. Ano? Exact amount po dapat yan. May kasama yung gateway fee para po real-time. Now, ladies and gentlemen, kapag nakapag-top up ka na, congratulations, okay, meron ka na pong load na ipapasa sa iyong mga riders. Kasi po, importante po sa riders yung load. Again, hindi po makakabiyahe yung rider mo kung wala po siyang load. Okay? Makaka-receive lang po siya ng booking kapag meron kang load na binigay sa kanya. Okay? So, yun. Now, magkano naman po ang kinikita ng isang operator? Ito po, 7% po ang kikitain ng operator, okay, sa negosyong ito. Okay? So, ito po yung formula. Paano po siya kikita? Sa pamamagitan ng top upload niya. So, pag top upload po niya ng 5,000, i-divide po natin ng 20% yan, multiply natin ng 7%, lalabas po, marireceive niya na load is hindi 5,000, kundi 6,750. Kasi po, bakit? In-advance na po ng company yung kita mo na 7%. Ibig sabihin, nilagay niya sa load. Ano? So, yung 5,000, i-divide natin ng 0.2, which is 20%, then multiply natin ng 0.7 o 0.07, which is 7%, ang lalabas po dyan, 1,750. So, yung 1,750 ay inad po nila sa iyong pinaload. Okay? Therefore, ang magiging total niyan, 6,750. So, yan po yung total load wallet na iikot para at least makabiyahe yung iyong mga riders. Okay? So, ito po yung operator's info. Okay, sa bawat account po ng operator account ay meron po kay maximum na 100 riders slot. Okay, yung slot na to, okay, sa mga riders niyo po yan, maximum 100 slots. Okay, now, yung contract po ninyo as operator, kasi po ina-apply po yan, kaya meron siyang renewal. Nire-renew po yan annually. So, renew niyo po annually yan. Okay, so yung annual fee, wala pa po tayo ngayon. Ano? So, libre pa po ngayon, pero meron po yung renewal fee. Pero minimal lang po yun. So, besides po sa 7%, ikikita pa rin po kayo ng 3% additional sa pamamagitan ng delivery link at yung referral code. And temporarily, right now, we are limited to major cities of Luzon. Dati po, tayo po ay limited sa Metro Manila lamang. Pero last week po, o 2 weeks ago, nag-announce na po yung ating boss, okay, ng major cities of Luzon. So, ayan po. And then, of course, since franchising po ito, meron po tayong monthly royalty fee na kailangan bayaran sa company kasi hindi po tayo yung may-ari ng company. Nakikinegosyo lang po tayo sa may-ari ng company. So meron pong royalty fee just like other franchise business. So yung royalty fee po natin is 5% of your total income. Ang good news nito, wait po ito hanggang June 30, 2021. Ibig sabihin, sa July 2021 pa tayo magbabayad ng royalty fee. Okay, so automatic naman po yan ikakaltas sa iyong mga kita monthly. Okay, so kunyari, ang kinita mo in a month, 10,000. So 5% ng 10,000 is 500 pesos. So napakaliit, 500 pesos. Tama? So yan po yung royalty fee. Okay, now, paano maging Tok-Tok rider? So kanina, diniscuss natin kung paano maging online franchisee, nakikita ng 3%. Diniscuss natin paano mag-kumita ng 7% sa pamamagitan ng Tok-Tok operator. Ngayon naman, pagiging Tok-Tok rider, pag-uusapan natin. So, para makapag-apply ka ng Tok-Tok rider, na maging Tok-Tok rider, kailangan po ng rider's application link at manggagaling po yan sa operator's portal. So, sa operator po, manggagaling yung link na yan para makapag-apply ka as rider. So, saan po makikita yung link? Kung ikaw ay operator, pumunta ka lang po sa yung dashboard, ano, or yung sa inyong account. Tapos click nyo yung dashboard, lalabas po sa bandang kanan yung rider's application link. I-copy nyo lang po ito at isend nyo sa mga rider's applicant nyo. Kapag kinlik ni rider yung ni rider applicant yung link na binigay mo, lalabas po itong Tok-Tok Riders Registration Form. At i-fill upan nyo lang po yan at kailangan lang po, take note, ang Professional Driver's License, ORCR ng motor, nakapangalan po sa rider. Kung hindi naman, dapat may deed of sale or hingi po tayo ng authorization letter sa may-ari ng motor para hindi po yan lalabas na karnap sa mga checkpoint. So, meron din po dapat kayo latest NBI clearance as
rider. Okay? So, latest NBI clearance ko. Dapat po matitinong rider po ang kukunin ninyo, mga operator, kasi okay, ang inyong mga rider ay responsibility niyo po. Okay? Responsibility kaya dapat yung mga matitino at mababait na rider ang kunin po natin. Okay? So, anyway, ladies and gentlemen, pag ang mag-a-approve po ng ating mga riders ay itong operator natin. So, yung operator po ang mag-a-approve ng mga riders natin. Kasi papasok po yan sa kanilang operators portal. Okay? So, paano po mag-approve? Punta lang po kayo sa operators portal nyo. I-click nyo po yung TokTok Riders. Okay? May sub-menu po yan. I-click nyo po yan. Ito, ano? Yung view. I-click nyo po. Pag-click nyo ng view, lalabas po itong information ni TokTok Rider. So, sa bandang baba at kanan, bandang baba, makikita nyo po kung a-approvehan nyo na yan. Kasi nandyan po yung mga documents na sinabmit niya. So, kung okay naman at kumpleto na yung mga documents na sinabmit niya, i-approve nyo na. Pero pag kulang, i-pending nyo muna hanggang sa makumpleto niya ito o kukumpletuhin niya ito. Okay? So, ladies and gentlemen, before nyo po approvehan, I suggest paatinin nyo po na TokTok Riders Training ang mga riders po ninyo. Para paano nyo malalaman kung na nag-attend sila ng training? Eh, sabayan nyo sila. Pero makinig lang po kayo. Hayaan nyo po sila ang mag-train doon. So, as operator, makinig lang kayo. Kasi pang-rider lang po yun. Para malaman nyo lang na sila yung nag-acted. Alright? So, pag in-approve nyo na yan, congratulations, makaka-receive po sila ng congratulatory text galing po sa TokTok. Okay? At pwede na silang bumiyahe. Basta may load na sila. Okay? Pwede mo silang loadan. So, ladies and gentlemen, dati sabi ko sa inyo, Metro Manila lang tayo. Ngayon po ay major cities of Luzon. At take note, ang kinikita po ng mga riders is 80% sa bawat delivery fee na magawa po nila. Okay? 80%. So, malaki po. Ano? Sila po yung pinakamalaking chunk ng ating negosyo na nakukuha. 80%. So, paano po yung kitaan na yan? Yung niload nila divided by 20% multiplied by 80%. Yun ang rider's income. Ibig sabihin, yung 500 divided by 20%, which is 0.2, okay, multiplied by 80%, which is 0.8. So, ang lalabas po niyan, 2,000 pesos. Take note, ha? Kapag naubos pala ni rider ang kanyang load na 500 pesos, kikita siya ng 2,000 pesos. Ito na mo yung take home niya, hindi pa po. Kasi po, di ba namuhunan siya ng 500 kasi babayaran muna niya agad yan sa operator. Pagka puhunan niya, okay, mamainos niya yan. Okay? Mamainos niya yan. So, therefore, ang kita niya talaga is 1,500 pesos po. Okay? So, pag sapat na sa kanya yan, uuwi na siya. Pero pag malaki ang pamilya, nako, bibiyahe pa po yan. In fact, ngayon, may mga riders na tayo na hanggang madaling araw ay tumatanggap ng booking. Totoo po yan. Okay? Sa tindi ng pangangailangan. So, ladies and gentlemen, ito po yung tatlong paraan. Again, sa halagang 16,888 na kung saan, eh, final na po. Ano? One week na lamang to. One week na lamang. Final na, ladies and gentlemen. Okay? Magtataas na tayo ng franchise fee. So, sa ngayon, sa 16,888 mo, okay, na pag-purchase ng TokTok package, eh, pwede kang kumita ng 3% as TokTok Online Franchisee, at pwede kang kumita ng 7% as TokTok Franchise Operator, at pwede kang kumita ng 80% as TokTok Rider. Ang good news niyan, again, pwede mong gawin yung tatlong yan. Okay? Again, pwede mong gawin yung tatlong yan. Alright? So, mamili ka lang dyan kung alin ang gusto mo, kung ano yung suited sa'yo. Okay? So, ladies and gentlemen, sabi nga dito, okay, lahat po, even po yung poster, kami po gagawa para i-post mo sa negosyong ito. Okay, again, ito pong opportunity ng TokTok, okay, ay napakaganda at ito po ay napapanahon na negosyo na pwede nating mapagtulong-tulungan at magawa during sa pandemic na to. Okay, so ang ginawa na po natin ngayon ay yung TokTok Online Orientation na ginagawa po natin Monday to Saturday every 7 PM po dito po sa page natin na online franchise group. Okay, so maraming salamat po. I hope nagustuhan niyo po yung negosyong pinresent po namin sa inyo. At kung may katanungan kayo, pwede po kayo magtanong sa mga nag-invite po sa inyo or sa mga sponsors po ninyo. At for further questions, sa ikakandak po nating training mamaya, okay, 8:30 PM with Sir ADJ, okay, mamaya po yan, yung TokTok Operator Technical Training Preview via Zoom. Okay, kung wala pa po kayong link, i-message niyo po ako,
Okay, Rene Aison, para at least maibigay ko po yung link sa inyo para sa TokTok Operator Technical Training Freebie. Okay? Ayan po. So, I hope nagustuhan niyo po yung ating presentation ngayon at maraming salamat po. Ano? So, ako po ang inyong lingkod. Again, Rene Aison, ang inyong Assistant Director for Network Development, nagsasabing ang negosyong ito'y pumapatok sa inyong pintuan ngayon. Sana po buksan niyo po yung isipan at yung puso para sa opportunity na to. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Bye!